Isang mapagpalang araw sa atin pong lahat. Tayo ay muling nagkasama-sama para sa gawain ng ating Panginoon. At ang akin pong panalangin sa pagkakataong ito, kayo po ay nasa magandang kalagayan. Dahil po sa pandemic na ating hinaharap, kasabay pa ng panahon ng tag-ulan, ay marami po sa atin ang mga tinatamaan ng mga sakit. Unfortunately, yung sakit po na common kapag ka umuulan ay pareho din ng mga symptoms ng nakakatakot na dulot na sakit ng COVID-19. Yun po yung mga lagnat, ubo, sipon, at marami pang iba. Kaya itong ating pag-uusapan ngayong araw na ito ay lubhang napakahalaga sapagkat magbibigay po ito sa atin ng pagkakataon para talagang magtiwala sa ating Panginoon. Ibigin natin sa Kanya yung ating mga bigatin sa ating mga buhay. Samahan po ninyo ako sa loob ng ilang minuto at atin pong pag-usapan, the kind of prayer that pleases God. Kung meron po kayo mga Biblia, makipagbukas po kayo sa akin, Matthew 6, 5 to 15. Ito po ang sinasabi. When you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners so that they may be seen by men. Truly, I say to you, they have their reward in full. But you, when you pray, go into your inner room, close your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words. So, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then in this way, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts so we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and power and glory forever. Amen. For if you forgive others of their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Pagpalain nawa ng Panginoon ang medyo may kahaba ang mga talata na ating binasa. Pero sa aking palagay, ito po ay familiar para sa atin. Mga talata na malamang kung kayo po ay matagal ng Kristiyano, you have heard it several times being preached either by me or any other preachers that you trust. Sa pagkakataon pong ito, ay gusto kong makita natin that one of the wonderful privilege na ini-enjoy ng mga anak ng Diyos, gaya ko, gaya nyo, gaya natin, ay ang yung meron tayong direct line sa Kanya. At ang tawag po natin dyan ay pananalangin or prayer. Sa pamagitan ng panalangin, we can receive mercy and grace to help in times of need, diba? Kapag tayo na sa panahon ng pangangailangan, gaya po ngayon na tayo'y naharap sa isang pandaigdigang pandemya. At sa pamagitan ng panalangin, we can find peace that guards our hearts. And, syempre, kasama po yung ating isipan. Ito pong panahon na tayo po ay lumalaban dito po sa pandemya, ay talagang napakahirap kasi lagnatin ka lang, ubuhin ka lang, sipunin ka lang, inaakala na ng mga tao lahat na ikaw ay mayroong COVID. Kasama ka na sa nag-iisip. Pero alam po ba ninyo na yung symptoms ng allergies, yung symptoms ng ordinaryong lagnat, symptoms ng trangkaso at saka ng COVID, halos pare-pareho po yan eh. Kaya kung tayo po ay kulang sa pananampalataya at tayo po ay hindi mananalangin sa ating Panginoon, ay talagang magkakaroon po tayo ng problema. Kaya, sabi nga, guard your hearts and your minds. Pamagitan ng panalangin. So yung privilege ng pananalangin assumes as God will heed our prayers. Yan po ay nagsasabi sa atin na
may dumidinig sa atin, merong Diyos na nakakaalam ng ating kalagayan, meron tayong malalapitan sa panahon, kagaya ngayon na wala pong sagot dito sa ating problemang pandaigdigan. Pero nais ko po ipaalala na hindi lahat ng panalangin ay katanggap-tanggap sa Diyos. Indeed, God does not hear the prayers of all men. Hindi rin lahat ng nananalangin ay dinidinig ng ating Panginoon. And Jesus described the prayer of one man which did not please God dun sa Luke chapter 18 verses 9 to 14. So, pag may time po kayo ay pwede nyo pong basahin para inyong makita. So, ang tanong, alam ba natin yung mga panalangin na nagka-qualify na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon? In other words, the prayer that pleases God. Sa kanyang Sermon on the Mount, si Jesus ay marami siyang mga sinabi patungkol sa panalangin, especially the kind of prayer which finds favor in God's sight. No? So, sa ating pong pag-aaral ngayon, let's take a look at Matthew chapter 6 verses 5 to 15, kung saan ay tinuruan niya for the first time yung kanyang mga disipulo kung papanong manalangin sa ating Panginoon. So, una sa lahat, we find Jesus telling us what not to do in regards to prayer. Meron po mga bagay na hindi natin dapat ginagawa kapag ka po tayo ay nananalangin, at ito po yung una nating pag-uusapan. So, seemingly parang it sounds negative, pero pagka gusto nating matutunan kung ano ang tama, minsan kinakailangan din nating malaman ano yung mga hindi dapat. Okay? So, pag-usapan natin, isa-isahin po natin. Ang una po, nabanggit dun sa ating binasa kanina, do not be like the hypocrites. Do not be like the hypocrites. Bakit? Because they love to pray standing in the synagogues, no? Sa mga corner streets, kung saan ay kitang-kita sila ng mga tao. At sila ay pwedeng hangaan, sila ay pwedeng palakpakan ng mga tao, at pwedeng sabihin na sila ay talagang kahanga-hanga at talagang malapit sa Diyos at reliyoso. Huwag po natin gagawin yan. Ikalawa, they have their rewards. Yan. So, itong mga tao na ito, meron na silang reward. Ang ibig sabihin yan, nakita na sila ng tao, pinalakpakan na sila, hinangaan na sila ng mga tao. So, ang reward na nila ay yung tinatawag na praise of men. So, pagdating sa langit, wala na po silang makukuha o matatanggap na reward mula sa ating Diyos. So, gusto nyo ba yon na yung reward nyo ay natanggap nyo na, napakababaw naman pong reward yan, yung paghanga lang ng tao, kasi lumilipas po yan, nakakalimutan. Okay? Another thing, I'd like us to be reminded that Jesus is not condemning all public praying. Yan. Babalansin lang po natin, ano po, hindi porkit na nalangin ka sa public at may mga nakakita, kinokondemn na ng ating Panginoong Jesus. This is evident from the fact that He Himself prayed in public. Marami po tayong accounts na makikita niyan sa Book of Matthew 11:25, sa John 11:41. Pag binasa niyo po yun, si Jesus Christ is doing public praying. Si Paul sa Acts 27:35, ginawa niya rin po yan, nanalangin siya sa labas. At ang kasama niya ay mga tao na hindi naman niya kasama sa pananampalataya, but he did. In other words, pwedeng-pwede naman po tayong lalabas, mananalangin, pero hindi bilang paimbabaw. So the emphasis is the same as stated in Matthew chapter 6 verse 1. Do not do your deeds of righteousness before men to be seen by them. Okay? Bakit? Kasi paimbabaw po yan at papalakpakan lang kayo ng mga tao. So yun yung mga bagay na iwasan natin pag tayo po'y nananalangin, at sundin natin kung ano yung nais ng Panginoon sa paraan na nais niya at nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Okay, patas natin pag-usapan yan. Punta naman tayo dun sa ikalawang bahagi, the prayer that pleases God. Ano yung panalangin na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Kung kanina mayroong dalawang bagay na pinaiwasan sa atin ng ating Panginoon, ano naman yung gusto niya para ito ay magiging katanggap-tanggap sa Kanya? Okay. So, una sa lahat, offered to be seen of God, not men. Yan, yung panalangin na ipinapanalangin mo, hindi para makita ng tao, kundi
para sa ating Diyos. Well, this is the main idea of praying in secret. Matthew chapter 6 verse 6. The sincere and humble worshiper, one who is not interested sa palakpak ng tao o yung tinatawag na public display for the sake of enhancing his prestige. Maring walang nakakaalam na ikaw ay nananalangin at taimting nananalangin at itinataas sa Diyos ang mga prayer requests, it doesn't matter. Siguro iniisip natin, Pastor, anong masasabi mo sa mga taong nananalangin ngayon at ini-FB live? Okay? O kaya ay pinopost sa FB? Well, ako po ay, ang sagot ko po dyan, una, kung ito'y ginagawa mo as your public ministry, at alam mo na ito'y public at hindi mo ipinangangalandakan yung sarili mong kakayahan para manalangin, well and good, kasi we are commanded to pray for the world. Okay? At paano mo magagawa yon? Isang paraan ngayon ay pwede po natin gawin yan online. Pero, kung ginagawa mo yung pananalangin and then you need to have a camera and you want people to click the like button at ikaw ay hangaan nila dahil sa iyong ginagawa, hindi na po yan kalugod-lugod sa ating Panginoon. Going back dun sa pananalangin ng sekreto, the person who prays much in secret is praying to be seen of God, not men. So, ang iniisip mo palagi ay nakikipagtipan ka sa ating Panginoon. Ikalawang bahagi, offered to be heard of God, not men. Yan, avoiding the use of vain repetition. Yung practice ng marami sa atin, dati ako nung araw, ganun po, nasanay din ako dun sa 10 ganito, 10 ganyan, 10 ganito, 10 ganyan. Pero ang gusto pala ng Panginoon, when we pray, ay dapat galing sa ating mga puso. Yung pong mga heathen o yung mga pagano, sila po, kapag sila'y nanalangin, ay talagang parang endless, paulit-ulit, meron silang mga formula again and again, no? Yung bang parang, bigi ba ang Diyos mo? Yung bang Diyos mo ay hindi madaling makaintindi at kailangan mo pang ulit-ulitin sa Kanya? Well, let me just be clear, sapagkat ito po'y naririnig ng marami din at napapanood ng marami din. I'm not condemning anyone. But what I'm saying is that ang Biblia ay nagsasabi na ayaw ng Diyos yung vain repetition. No? Ibig sabihin, insincere, useless. Parang ginawa mo lang kasi parang kabisado mo na, ginawa mo lang kasi parang ritual na lamang. Pwede mo namang ulit-ulitin, like same prayer request, ilalapit mo sa ating Panginoon over and over to be consistent. Kumbaga, inaalagaan mo siya sa panalangin. Pero galing pa rin sa puso mo kasi you're praying for that person and you're asking God, parang you're interceding on behalf of the person. Si Jesus Christ repeated himself in prayer at Gethsemane, and si Apostle Pablo, meron din po siyang instance kung saan ay ulit-ulit siyang nalalangin sa ating Panginoon regarding the issue of the thorn in the flesh. Pero dinidinig naman yun ang ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, ang tugon ng Diyos sa kanya is that my grace is sufficient for you. Ang ating pong Ama sa Langit, ang maganda sa kanya, He knows what we need before we even ask in prayer. Hindi ba't napakasarap isipin na ating Diyos, alam niya yung kailangan natin, kilala niya tayo, at siguro sabi niyo, bakit kailangan pang manalangin? Well, it's an expression of our faith at hindi po yun pagpaparusa ng ating Panginoon. And God is not always, is not swayed kung paano tayo magsalita, di ba? Kung minsan yung iba po ay talagang, wow, kung manalangin, ay kung ikaw yung Diyos, parang iniisip mo, ito, tutugunin ko to kasi orat historically excellent pagdating sa panalangin. Meron namang iba pa, utal-utal, pabulol-bulol, ano ba dun yung didinigin ng ating Panginoon? Hindi siya concerned dun sa kung paano siya binanggit ang gusto ng Panginoon, ay yung motibo ng puso at yung laman ng panalangin. Another thing is offered according to the pattern. Yan, yung panalangin ay offered according to the pattern. The praise in this manner suggests that this prayer, itong panalangin na ito, is a pattern for praying, not a liturgical exercise as sometimes practice. The pattern of proper prayer, firstly, nandun yung simplicity. No? Pansin natin na yung salitang therefore. So it connects what follows with what was said before.
So, yung pattern ng ating Panginoong Jesus is an illustration in contrast to the many words used by the hidden. In the prayer itself, note the brevity of words. Then, in its content, proper prayer includes reverence for God and His name, no? Yung pagkilala sa kanyang pagka-Diyos at sa kanyang pangalan, prayer for the progress of the kingdom of God, His will on earth, asking for physical necessities, kagaya ng pagkain at kagalingan, and also our spiritual needs. Binanggit din po doon yung forgiveness ng kasalanan, at kasama na rin po yung protection and deliverance from evil. And also, yung pagpupuri sa ating Panginoon. Mahalaga pong mga elemento yan pagdating sa pananalangin. Dagdag pa natin, pagdating sa panalangin, yung nakakaluwalhati sa kanya, yung offered with a merciful spirit. Ito po isang indication na talagang tayo ay lumalapit sa kanya at naniniwala sa kanya. Otherwise, we cannot expect mercy for ourselves. No? This must be very important to Jesus, for this is the only part of the pattern upon which He elaborates. No? Kaya mahalagang mahalaga po yan. Sa ating pag-uwakas, hindi po ito ang tanging okasyon kung saan si Jesus ay nagturo ng panalangin. No? Later, yung kanyang mga disciples would ask Him to teach them to pray dun sa Luke chapter 11 verses 1 to 4. And then He taught them about the importance of persistence, faith, and humility in prayer. Ganun po talaga kahalaga yung panalangin, kaya tinuro ng mabuti ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. But in this sermon, Jesus sought to stress prayer that is designed to be seen by God, not man. Yung panalangin na talagang para sa Diyos, para makita niya, marinig niya, hindi ng tao. Well, who knows better what kind of prayer that is than He who now sits at the right hand of God. Alam na alam niya yung kanyang sinasabi para tayo po'y payuhan pagdating sa panalangin. If we believe that God hears prayers, as stated in Psalm 65 verse 2, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him, sabi nga ng Hebrews 11:6, then let's be sure that we offer the kind of prayer that pleases God. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa mensahe na atin pong narinig sa oras na ito.